Mga ka-auto, magpapalit naman tayo ng brake hose dito sa ating light ace. So ito yung babahagi ko naman sa inyo kung paano magpalit ng brake hose. Kung natatandaan nyo, ang gagawin sana natin talaga dito ay magpapalit tayo ng clutch sleeve. Kaso nangyari, mapansin ko yung brake fluid niya ay maitim na, kaya ang gagawin natin ay magpa-flush muna tayo. Pa-flush ko na rin kasi dapat 5 years o bago mag 5 years o pagka maitim na ay magpalit na. So ito 5 years na, hindi ko pa napapalitan na mabili ko 2016. So kaya pinag-flush muna ng brake fluid. Dahil yung ating reservoir ng sa brake at saka sa clutch ay isa, kaya pati yung brake ay ating pinlash na. So sa pagpa-flushing natin ng brake natin, napansin natin itong brake hose ay may lamat, kaya kailangan ng palitan. Isa, pumuputukan tayo na tumawalan tayo ng preno. Napakahirap nito pala pagka first timer ka. Kala ko madali lang kasi kakalasin mo lang tapos kakabit mo. Mali pala, may mga technique pala. Tsaka isa pa, ang hirap pala makahanap na ano na to, brake hose. Sakto dito sa atin light ace. Kailangan kaparehong kaparehon nito. Ayan. So sa pawalong auto supply ko ito, nakita. So ang bili ko dito ay 480 ang isa. Natawaran ko naman ng 450 na resibo. 900. So nagtanong na din ako dun sa hydraulic shop. Sabi niya maganda daw ako ng 1K. Parang mas mahal yata 1K ang isa. Ang nabili natin ay Shimada brand. Ayan. Tapos Japan daw naman to. Saktong sakto talaga. Ayan, parehas na parehas. Ngayon, yung kabila, pinaltan ko na. Ito naman yung kabila yung ating papaltan. Pinaltan ko muna yung kabila para sigurado ko na yung i-share ko sa inyo ay tama, kasi first time natin magpapalit, pamali-mali. Saka lima akong baklas, kabit. Hirap pala, kala ko madali lang. Kasi may tumatagas dito sa likod, lilik. So ang kailangan muna pala natin sa pagbabaklas, unahin natin baklasin to. Tapos ito. Tapos sa pagkakabit, unahin natin ito yung kabit bago ito. Ayan, nauna ko ito. Yun yung technique. Ngayon, kailangan natin parehas na parehas to. Parehas na parehas yung mabili natin. Kasi pag may nakita ko, mahaba. Pero parehas yung dulo niya. Mahaba naman. Hindi pwede, masasabit siya sa gulong. Tsaka ito, itong hulmahan niya ito. Ayan. May sakto siyang sinasabit doon. So mamaya ipapakita ko. So sa pagkakabit naman ito, step by step muna ang gagawin natin. Luluwagan natin yung nut ng gulong. Tapos jajak natin. Tapos tatanggalin natin yung gulong. Lalagyan natin ng jack stand. Dahil wala tayong jack stand, kahit anong suporta na matibay, para yung pressure ay hindi lahat nakapundo sa ating jack. So ito, simulan na natin. Lalagyan muna natin siya ng padulas, pang-lubricant. So ito yung lalagyan natin sa sabon. Ano to? WD-40. Naubos na yung hangin dun sa WD-40. Madami pang laman. So binutas ko dito ko inilagay. So lalagyan natin to para mas madali natin siya mabaklas. Isang technique nga pala ito, mga ka-auto. Kailangan nakapress yung brake natin. So tutukuran natin yan ng gaya niyan, para pag binaklas natin, yung brake niya may iwan dun sa linya, may pressure. At hindi magtuloy-tuloy ang tagas para hindi tayo maubusan ng brake fluid. Babaklasin na natin. Kailangan, ang gagawin natin, nalagyan natin ng vice grip dito, tapos ito yung ating feed, dapat pihitin. Kasi yung ano, ginamit ko dito, yung G's. Kaso sobrang ganit, medyo may kalawang na rin, luma na kasi, bilog yung bolt niya, kaya ngayon gagamitan natin siya ng vice grip. Tapos nakapundo lang siya doon. Tapos ito yung ating pipihitin dapat. Ito muna yung kakalasin. Tsaka dito ay 14. Kalasin ko na muna. Paluwagan muna natin.
Ito, kukurkurin natin. Kasi may washer to dito. Tapos may pinaka-clip pa na lock. So, natanggal na natin yung washer niya. Ayan, pinaka-clip niya naka-lock. Meron pa rin dun sa kabila. Kala ko nung una madali lang, baklas kabit lang gagawin natin. Pero mahirap pala kasi yung nasa lahat napakasikip dito sa ilalim. Tapos ang hirap pa niyang pagtamain ito. Kasi konti lang sala mo, tatagas. Kaya nakalimang beses ako, baklas kabit nito. Hindi mo siya may sasagad. Sumasabit siya dito pagka sinuksok mo. Ang hirap pagtamain. Sa iba, madali. Sabi ng iba, madali lang, teflon lang daw. Sa iba, madali. First timer gaya ko, hirapan ako. So ngayon, nalaman ko na yung technique dun sa kabila. Paano? Kaya ibabahagi ko naman sa inyo. Bibleed ka, ikaw lang mag-isa. Ito yung gagawin natin talaga. Ikaw lang talaga mag-isa yung gagawa. Nagawa ko dun sa kabila eh. Kaya ng DIY ito. Ayan. Ito yung lock niya. So yung kinalangan natin siya doon, yung vice grip. Tapos tinanggal natin yung clip dito para mas madali natin mapihit. Ayan o. Malas na siya, lumuwag na. Ayan. So ngayon ang kakalasin naman natin ay itong banjo bolt dito sa kanyang caliper. Saka dito din ito pagkasalan tayo mo. Yan. So, hindi madali ito. Kasi nakailang baklas kabit na rin ako. Baklas kabit nito. Pagsalan tayo niya. Taga na tagas. Tapos sa mapa niya, nalustrid to. Yung banjo bolt ko. Nalustrid. Makikita niyo, wala siyang gasin ng tagas, di ba? Yan. Wala siyang gasin ng tagas. Hindi lang. Dahil dun sa kaka-press natin dun sa brake pedal. Tapos ito na, pipihitin na lang natin to. Ayan, mas malwa na siya. Oh. Natanggal na natin. Oh. Bakit dapat parehas na parehas yung ating kakabit? Bakit kasi? Ito, kita nyo yung lagi yung yan. Yan. Naka-design siyang ganyan. So itong pinakahulman niya, ayan. Saktong-sakto siya din sa design niya yung mga ka-auto. Kaya kung bibili natin, eh hindi... Pares na pares, hindi siya sabit dito, hindi natin siya may lalagay talaga. So, isa pa yung paraan, kailangan, pag kinabit natin, sakto siya dito. Design na yan, yun o. Kaya kailangan pares na pares. Pares na pares siya, o yan. Pares na pares, kailangan may ganyan din dulo. Tsaka yung loob nga, ito. Kailangan pares na pares, kasi doon natin lalagay. Kailangan saktong-sakto lang siya dyan. Pakasuksok. Tapos, yung dulong ito, may sinasabitan kasi yan dito sa likod. Makikita aga. Ito. Ayan, may buta siya dito. Ayan, kita nyo. May buta siya dito. Di yan siya nakasuksok. Kailangan pantay na pantay doon. So, makikita nyo, nilagyan ko siya ng teflon. Ito yung sinasabi kong kailangan saktong-sakto siya dyan. Pares na pares yung mabili natin. Kasi yan, nakahulma nga siya dyan. Ano yun? Parad lang sa kanya ito yung design niya. Ang cord na yan. Karoon tapos dito may flat. Kasi lalo. Kailangan pares na pares mabili natin. Ito yung pipihintin natin. Pipihintin. Ini yang ikut na. Yan o, hindi natin siya maipasok, maigi. Sana. Saktong-sakto talaga kasi siya dito. Ayan o.
yung sinasabi ko kanina, kailangan may sakto natin siya dyan. Yan o, yung sakto niya. Pag hindi siya sakto talaga, hindi may papasok. Nasa natin para makita natin kung tatagas o hindi. Yan, tapos ting banjo bolt yung ating ilalagay. Ito, ilalagay natin dito yung banjo bolt. Yan, tapos yung washer sa ibabaw. Yung sa kabila, nagsala yung lagay ko nito, medyo tagilid, kaya nasira. Wala sa align, tumatagas. Pinilit ko siyang hapitan ng hapitan kasi tumatagas pa. Ay, ayun, nangyari, illustrate. Kaya kailangan naka-align talaga siya ganyan. Kamay muna yung pipihit natin para hindi siya mawala sa align. Pag hindi na kaya ng kamay, saan natin gamitan ng tools. Yan o, nakasakto siya doon. Tamang hapit ng dapat, huwag sobra. Kahit sobrahan, baka tumagas. Mag-strid na uli, lalo na lintikan. Sakto-sakto. So, tanggalin natin yung tukod natin. Yan. Kasi pagka nakapress niya, hindi pa tatataga siya kasi yung nasa linya niya, presyo dito, lalabas yung fluid. Pag natanggal natin ito, makikita natin kung tatagas nga siya. Ayan, tapakan natin. Tingnan natin ito kung tumagas. Tuyo dito mga ka-auto. So dito sa ating banjo board, maraming tagas. Bubuksan pala natin yung bleeder valve para lumabas yung fluid. Dumi siya. Tanuagan natin. Yan. Yan, lumalabas ang bula mga ka-auto. May hangin. Yan. Yan nyo lang. Gravity bleeding muna tayo. Pero mamaya gagawin tayo paano mag-bleed na mag-isa lang. Napaka-effective nito. Yan mga ka-auto. Pinrest ko na yung brake pedal niya. Wala siyang tagas. Yan na, tuyo-tuyo. Tapos dito sa banjo bolt. Yan. Tuyo-tuyo din. Walang katagas-tagas. Pinares ko na yung brake pedal niya. So, ganun ang technique. Dapat ito muna yung kakalasin. Pero luluwagan nyo muna dito, tapos itong kakalasin. Tapos pag lumulog na, ito muna tatanggalin nyo bago ito. Sa pagkakabit, uunahin nyo ikabit ito bago ito. Tapos hindi nyo siya pipihitin dito. Kailangan may nakaklip lang sa kanyang vice grip. Tapos ito yung pipihitin nyo dapat pala. Tapos kailangan saktong-sakto siya dyan sa butas na yan o kanyan. Kasi nung una hindi sumakto, kaya pala hindi magtama pa na yung tagas kasi sala. Ayan o, talagang kaya kailangan pares na pares yung mabili natin. Kasi may hulma siyang ganyan na saktong-sakto lang dyan. Buti nakakita ako nito. At medyo mahal-mahal, 480. Samantala dun sa taga Manila na nakabili, 250 lang daw. So nalakan tayo dito dahil mo yung pinalta natin. Tapos nagpalit pa tayo ng clutch sleeve, tsaka nagflashing tayo ng brake fluid. So ngayon kakabit na natin yung clip nya dito, tsaka ito sa harap yung bagong clip. Ayan. Ganun lang kadali mga kauta. Ayan, naikabit na natin yung clip nya. So ayos na. So pipihitin natin yung gulong kaliwat kanan. Tingnan natin kung hindi siya sasabit. Yan, oh, mukhang okay naman. Parehas na parehas ng tayo nung isa.
Kaya hindi pwede siyang mahaba kasi sasabit siya dito. Tsaka sa maaaring sumabit siya sa gulong. Kaya kailangan saktong pares na pares talaga yung ting ipapalit. Buti nakakita ko. So ngayon naman magbi-bleed na tayo. Yung gagamitin natin, mas pinakamabilis na paraan. Kailangan may pang spray kayong ganito tsaka hose. So ang gagawin natin, lalagay lang natin yung hose. Tapos luluwagan lang natin yung bleeder bulb. Yung gagawin natin, i-spray lang natin ganyan. Ipipin niya ngayon yung hangin. So nandito na yung fluid. Ayan o, bumubugan na siya. Sarado na natin. Tingnan natin, tapakan. May kagat na siya. Ganun lang po, magpalit ng brake hose. Yun na po yung technique. So sana makatulong. Bago pa lang po kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman po yung subscribe button at notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod yung pang ibabahaging video tungkol sa ating mga auto. Salamat!